What's up guys? Welcome back sa ating panibagong video. For today's video is magre-review and testing po tayo nitong pinakamalaki, pinakamalakas, syempre pinakalatest model ng Xdubo Bluetooth speaker. So brand name nito is Xdubo Sinoban Party 1981. Kagandahan dito is meron po itong RGB light with wireless microphone. Syempre meron po itong high power na 300 watts. Ang kagandahan nito guys, meron po siyang IPX5 waterproof, merong Bluetooth 5.3 with 20 hours na gamit. Meron siyang elimination of original sound. Siyempre, meron siyang 300 watts at deep bass sa kaniyang audio output. Pwede rin sa power bank. Kagandahan rin dito guys, meron po siyang built-in equalizer. Siyempre, meron siyang wireless microphone and wireless. Pwede rin siya sa UDIS or USB flash drive. Kagandahan, pwede rin sa TF card or SD card. Pwede rin mag-listen in tayo dito with EOX input. Siyempre, nandito yung kaniyang echo effects ng microphone. At last, meron po siyang TWS kung gusto natin pagsamahin yung ating Bluetooth speaker. Dito sa kaniyang specification, Bluetooth version 5.3 with output power 300 watts, frequency response 20 Hz to 20,000 Hz, signal to noise ratio 80 dB with input power 65 volt with 5 ampere maximum, charging time about 3 to 5 hours. Ang kagandahan, fast charger po siya. Music playing time abot ng 20 hours. Yung kaniyang dimension is meron po siyang 295 by 180 by 352 mm. Meron po siyang bigat 7,556 gram. Sa mga nagtatanong, si Xdubo is designed in USA. Assembled po siya in China. Inside the box, nandito yung kaniyang user manual ng Sinoban Party 1981 with English and Chinese language. Remote control, belt, Type-C, cable wire para sa charging, 3.5mm jack, 2 wireless microphone. Check natin. Ayan. So, kagandahan dito guys, alo yung kaniyang screen dito. So, hindi to kalawangin. Kagandahan dito, meron mo siyang battery. So, charge lang natin to kung malubat. So, try natin guys. Power on. So, ito po siya guys. Ito yung channel A wireless microphone. Ito naman yung kaniyang channel B wireless microphone. Sobrang ganda. Malinis. Tapos, magaan lang po siya mga guys. Siyempre, kung malubat po siya, is i-charge lang natin. So, try natin power on. Nakita natin, channel B. So, power off natin. So, ngayon guys, check natin yung mismong unit. So, yan guys. Ito na po yung main unit. So, malaki po siya guys. Mahaba. Tapos, mabigat. Nakabalot po ito ng IPX5 waterproof. Kahit mabasa, pwedeng-bede. Makikita natin guys, sa kanyang front view, is meron po siyang nakalagay na Sinoban. So, meron po siyang waterproof materials dito sa harap. Parang screen na rubber. So, dito sa gilid guys, ito yung mga RGB lights. Dito sa gilid, meron po siyang handle or kabitan ng belt. First side, meron po yung kabitan ng belt. Sa taas, nandito yung mga buttons, nandito yung kaniyang input sa USB. Sa ilalim guys, makapal yung rubber pit niya. Dito naman guys, sa kabilang side, meron din siyang input USB. So, dalawa yung input sa USB niya. So, ito naman kaniyang likuran. So, nandito yung kaniyang para sa charging. Meron din siyang USB and TF card input, AUX input patungo sa ating laptop or computer. Ito naman sa headphone, gusto natin makikinig kung tayo lang gusto makikinig. Ito naman guys, meron po siyang external microphone input kung gusto mo gagamit ng ibang microphone. So dito naman yung kaniyang, so nandito yung mga buttons, nandito yung kaniyang power switch, menu. So dito sa gilid, nandito yung play, pause, equalizer na music, minus volume,
plus volume. Pwede rin magamit natin to sa previous at saka next. So dito na side guys, titry pa natin to kung ano yung gamit dito. So dito guys, yung kanyang microphone buttons, kailangan pindutin to kapag ginagamit natin yung ating wireless na dalawang microphone. So nandito yung kanyang microphone minus volume. Ito naman yung wireless microphone plus volume. So dito sa baba guys, nandito yung kanyang echo effects. So nandito yung wireless microphone, reverb minus or echo minus. Ito naman yung reverb plus or echo plus kung gusto natin palakasin yung echo ng microphone. Nandito naman guys yung TWS na buttons. Kung gusto natin pagsabayin yung ating dalawang Bluetooth speaker into isang mobile device. So ngayon guys, try natin i-power on. Ayan. So naka-power on na po siya. So meron po siyang ilaw. Yan, malakas yung ilaw dito guys oh. Sa harap. So ngayon guys, tatry natin i-sound check yung music at saka syempre yung kanyang two wireless microphone. So dito guys, makikita natin dito sa Bluetooth, yung available device is ito. Ito yung pangalan niya mga guys, Sinoban Party 1981. So click lang natin po yan, tapos click allow. Ayan, so kapag connected mga guys, tutunog po siya. Play tayo ng music. Ayan, so volume natin, ito yung plus volume. Papakasol Remix by DJ Jordan of Isayan Ako TV. Bass. So ito yung equalizer niya. Ito yung switch dito guys. Ito. Bass. Parang disconnect siya. So malakas siya mga guys oh. Bumubuo yung tunog. Bye.
So yan guys, pagdating sa kanyang audio, malakas, buong-buo yung kanyang tunog, quality, tapos ramdam natin yung kanyang bass, deep bass niya. Yan. So, ayos po guys yung kanyang tunog. So, ngayon guys, titesting naman natin itong dalawang 2 wireless microphone. Ito siya guys. So, para magamit natin yung wireless microphone, pindutin lang natin itong logo ng microphone. Yan. So, umiilaw na po siya. So, dahil malakas po itong Bluetooth speaker, pahinaan muna natin yung volume ng microphone para iwas feedback kasi nandito tayo sa maliit na kwarto. Ayan. So, test natin. Ayan. So, naka-on yung A. Ayan. So, meron ng audio, yung wireless. Check naman natin sa isa pang wireless. So, meron siyang audio. Mic test tayo saglit. Check 1 2 hey mic test check 1 2 hey. So pinahinaan lang natin ay guys, oh, hindi siya magpi-feedback. Pero mapapalakas pa natin 'to. Yan, so titesting natin mamaya, lalabas tayo. Tapos i-volume natin yung microphone. So dito guys, sa mga nagtatanong kung ano yung gamit dito, is voice changer po ito sa wireless microphone. So, check natin, oh. Check 1 2 hey, check sound check. So, dito guys, kapag pinindot natin to is mag-iiba yung boses natin. So, pindutin natin. So, check natin guys, napindot na natin. Check mic check 1 2 3 mic check. Yan, so pindutin natin. Check 1 2 hey mic check 1 2 hey mic check. So pangatlong voice changer. Check 1 2 hey mic check. Hey, mic, check, hey. So, pang-apat na voice changer. Check natin. Check, hey, 1 2, hey. Hey, mic, check, 1 2, hey, mic, check. So, pang-lima, pindutin natin, pang-lima. Check, hey, 1 2, hey, 1 2, hey. Check, hey, 1 2, hey, check. So, ito yung normal na boses natin. So, ibig sabihin, meron siyang 5 voice changer kapag ginamit natin to. So, sa audio sa kanyang microphone is okay naman siya guys, no? Malakas po siya, tapos quality. So, maganda talaga siya for video key or karaoke. So, ngayon guys, tatry natin volume-an, tapos mag-distance tayo sa main Bluetooth speaker. So, lalabas tayo guys, titesting natin kung mataas ba sagap itong klase na wireless microphone. So, kahit yung Bluetooth speaker natin is nasa loob ng kwarto, so lalabas tayo guys. So, off muna natin yung isa para hindi siyang feedback. So, isa lang yung dadalhin natin. So, i-off lang natin muna guys, tapos ipu-pull natin yung microphone. Yan. Yan, so naka-pull lang po yan kapag nagtutot po siya. Ayan, yan. So, dali natin yung wireless sa labas. Check natin guys kung malakas ba sagap ng kanyang frequency. Yan. So, dito tayo. Check, power on muna natin yung unit. Yung wireless. Yan, so naka-power on na po siya. Yan, so meron siyang audio. Distance tayo dito. Dito tayo distance. Yan. So meron siyang audio. Testing natin guys. Check. Hey, 1 2. Hey, check. So meron audio. Distance pa tayo dito. Yan.
So meron pa siyang audio. Malakas yung sagap. Ano yung bahay natin? Check natin, mic. Check. Hey, mic check testing. Yan, ito siya, guys. So malakas yung sagap. Check. Hey, 1 2. Hey, mic check. 1 2. Hey, mic check. Sound check test. Hey, check. Mic check testing. Hey, check. Check testing. Hey, check. 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 Hey, check. Check. So medyo malayo na to, guys. 30 meters to 40 meters. Check testing. Hey, check. Malakas yung sagap ng ating wireless, around 40 meters, no? Kahit yung Bluetooth receiver ng Bluetooth speaker na sa loob ng kwarto natin, ayan. So 40 meters. So tataas pa yung sagap nito kapag nasa outdoor talaga yung mismong Bluetooth speaker. So ayan, guys, na-testing na rin natin yung wireless microphone. Sa kaniyang quality outputs, maganda, malinis, tapos rinig talaga natin yung boses natin. Pagdating sa frequency niya, mataas naman yung sagap ng frequency na around 40 meters kahit yung Bluetooth speaker natin is nasa loob. So mas tataas pa yung sagap nito kapag yung mismong Bluetooth is nasa outdoor talaga, yung open area. So sa susunod na video natin or next vlog, titesting na rin natin to sa outdoor kung hanggang saan maaabot itong kaniyang frequency. Tapos check na rin natin yung audio kung pasok ba siya sa pang-outdoor. Yung audio naman niya malakas, tapos buong-buo yung bass. Random talaga natin yung kaniyang deep bass sa kaniyang output. Tapos napaka-unique kasi meron po siyang mga display ilaw. Tapos pwede siya mag blink-blink dito, parang disco light. So ayan, guys, overall maganda po itong klase na Bluetooth speaker. Sa gusto mag-abil nito, guys, ilalagay ko dito sa baba yung link kung saan natin to pwede mabibili. So mabibili natin to, guys, sa Lazada store ng Xdubo. So yun lang, guys, maraming salamat. God bless, saka ingat tayong lahat.